o Anime Recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Habang kumakain ng noodle si Wang Ling ay biglang dumating ang isang malaking Peking Godzilla na nang istorbo sa kanya. Dahil nasira ang mundo nila sa season 2 ay madami sa mga ito ang nagpunta ng mundo. Muntik siyang tapakan ng malaking butiki pero bigla itong pinatamaan ng missile ng isang chopper. Saka muli itong pinasabugan kaya natamba ang halimaw. Saka pinakita ang isang babae sa chopper na umalis. Nagtaka si Hao dahil parang wala daw masamang nangyari sa kanilang paaralan kahit na kailan lang ay sinira ito ng pagdating ng mga demonyo. Pinakita na inayos pala ni Nawang, Joey at ni Froggy ang lahat ng nasira sa paaralan gamit ang kapangyarihan ng asong palaka. Dumating din si Sunrong sakay ng limousine nito at nag-ayos ng red carpet ang mga kalbo at binati niya ang mga kaklase. Kaso ay biglang dumating ang isang chopper at bumaba ang isang babae na mayaman din na nakipag-contest kay Rong. Naging usap-usapan ang babae sa classroom na biglang pumasok, saka nagpakilala sa blackboard bilang si Yoshiko Kumiya. May kasama pa itong mga mulawin na mga bodyguard. Harapan nitong hinamon si Rong para sa posisyon na pinakasikat na babae sa paaralan. Ngunit biglang dumating si Sheng Kong at sinabi kay Kumiya na sa kabilang klase siya at hindi sa elite classroom, kaya napahiya ang babae. Sa rooftop ay nagmamakaawa ang bodyguard na nagkamali sa pagturo ng classroom ng master. Kaya sa inis ay pinakita ni Yoshiko ang kapangyarihan at naglabas ng scroll na kumain sa lalaki. Nakita nito si Narong at Wang kaya nag-isip ng paraan para makuha ang atensyon ni Rong. Nagdala ito ng maraming noodles at sinabing ibibigay daw niya ito kay Wang. Sinabi ni Rong na hindi daw mabibili si Wang pero biglang nasa tabi na ito ni Kumiya na inaamoy-amoy ang noodles. Dahil dito ay naglalaban ang anghel at demonyo sa utak ni Rong ngunit nanalo ang galit nito at nilabas ang espada at hinamon si Kumiya. Ngunit sinabi ni Kumiya na magpagalingan sila sa pagluluto. Nag-umpisa nga ang pagalingan sa pagluluto ng dalawang babae at si Wang Ling ang judge. Ang tiyan daw niya ang magsasabi kung sino ang panalo. Agad na nag-master chef si Kumiya at tinadtad ang isda saka nilagay sa tatlong palayok na naroon. Samantalang namimili pa lang si Rong kung ano ang gagamitin sa pagluluto. Kaso ay hindi siya marunong kaya tinuruan siya ng assistant bodyguard nito. Ngunit di rin siya marunong sa paggamit ng mantika at pagkontrol ng apoy kaya nasunog ang niluluto nito. Naunang natapos ni Kumiya ang niluto niyang pagkain na noodles na tinikman ng tatlong sinahaw, Chow at Xiaoyo. Napawaw ang mga ito sa sarap at nag-hallucinate ayon sa kasiyahan ng kanilang mga dila. Pero isang subo lang ang ginawa ni Wang. Saka nabusog na sila dahil may dinagdag na pampabusog si Kumiya para hindi na nila tikman ang luto ni Rong. Tinapos din ni Rong ang kanyang luto at sinabing first time niyang magluto dahil anak siya ng mayaman. Binuksan niya ang niluto na kinasilaw ng bida at pinakita na ito pala ay ang simpleng noodles na hindi naluto. Ito yung paborito ni Wang na ayaw niyang naiistorbo pag kinakain ito. Tinikman niya ito at naalala niya ang mga panahon ng kanyang nakaraan dahil sa noodles. Naiyak siya sa kasiyahan at dahil sa kanyang luha ay biglang nabuhay ang mga patay na puno. Saka sinabi ni Rong na hindi kasi alam ni Kumiya ang tunay na gusto ni Wang. Nanalo si Rong bilang super cook at iniwan nila si Kumiya na galit. Naalala naman ni Froggy ang kanyang pagiging tadpole kung saan nag-birthday siya at kasama niya ang mga kapamilya. Nag-wish siya noon na nais niyang maging Demon King para protektahan ang mga kauri niya. Paggising niya ay dumating si Wang na binigyan siya ng pagkain at nagtanong kung paano nito sine-celebrate ang birthday. Kaya sa classroom ay nagplano ang mga bida ng birthday celebration para sa aso. Pero biglang pumasok si Froggy na payat kaya agad na inutusan ni Rong si Xiaoyu na i-walk the dog si Froggy ng 2 oras. Masaya naman si Froggy na kinaladkad ang babae dahil napagtanto nitong pinaghahandaan daw ng mga bida ang birthday surprise niya. Nagpunta si Wang sa isang kuweba kung saan maraming itlog. Doon ay inatake siya ng nagbabantay pero sa huli ay dinala niya ang itlog sa classroom. Biglang dumating si Kong na kinausap ni Xiaoyu, pero naisip ni Froggy na kapag pumasok ang guro ay baka maistorbo nito ang paghahanda ng mga bida. Nagpaalam si Froggy kay Xiaoyu na tatae muna siya pero ang totoo ay sinundan niya si Kong para hindi nito mabisto ang ginagawa ng mga bida. Pumasok siya sa pinaglulutuan ng mga pills at nakita nito ang itlog na nakuha ni Wang. Pagpasok ni Kong ay si Joe ang nakita niya na nagpagwapo sa kanya. Saka binalik nito ang naiwan niyang cellphone at kalaunan pa ay tinawag siya nito ng date. Kaya masaya ang matanda na nagtatalon-talon. Pero ang totoo ay si Froggy lang ang nag-anyong Joe na namaster na ang transformation technique dahil sa ilang beses na pagkain nito ng energy ni Wang. Narinig nito ang pagdating ni Nahao at Chow at sinabi ni Hao na niluto nito ang itlog sa low heat. Kaya naalala ni Froggy ang sabi ng ina na dapat ay katamtaman ang lakas ng apoy sa pagluluto para hindi maging masama ang kalalabasan. Ipinakita na naayos ng mga bida ng hapagkainan. Pero biglang napisa ang itlog at lumabas ang alien sa loob. Tumalon ito sa mukha ni Chow at kinontrol siya.
Saka ito kumuha ng isa pang alien cake at binato sa mukha ni Hao na nakontrol din. Saka nila hinawakan si Rong at sinubsob ang mukha sa itlog kaya nakontrol din ito. Dumating din ang marami pang mga kalbo na bodyguard pero lahat sila ay inatake din ng alien sa mukha. Katatapos namang naligo na pumasok si Wang na inapakan ang isa. Sa kanya pinaguntog sina Chow at Hao at nang atakehin siya ng mga kalbo, ay ginawa niyang target practice ang mga ito. Saka inalis din niya ang nakatakip sa mukha ni Rong. Sa huli ay nilabas niya ang espada at pinasabog ang main monster cake. Nakita ni Froggy ang lahat ng nangyari at kahit daw mababawasan ang buhay niya ay muli niyang nireset ang pangyayari. Nagtagumpay naman siya pero pagpasok nila ni Xiaoyu sa classroom ay si Xiaoyu pala ang may birthday ng araw na iyon at sa kanya pinaghanda ang lahat ng birthday present. Kaya napanganga na lang yung aso sa huli, hihihi. Nagpunta ng gubat ang mga bida kasama ang aso para mangkolekta ng mga herbs. Pero isang King Kong na apat ang kamay ang umatake sa kanila kaya sila napatakbo. Nahuli ng patibong si Froggy at naabutan ng unggoy. Pero biglang may umatake dito na halimaw at binugahan ng apoy. Saka pinakitang isang pokeball ang nanghuli sa unggoy na mula pala kay Tang Birdie Birdie. May bago palang sikat na laro na nilalaro ito, at ito ang panghuhuli ng mga spirit beast para gawing pet. Hindi sila bati ng mga bida kaya naghiwalay sila ng landas. Kalaunan ay may nakitang nakataling kuneho ang mga bida na agad na pinalaya ni Hao. Naisip nilang si Tang ang may kasalanan nito at kung mahina ay iniiwan niya para mamatay. May naamoy si Froggy na kanilang nahanap. Isang sugatang unicorn at nauubusan daw ng dugo. Sinabi ni Froggy na kainin na daw nila ito agad habang fresh pa. Pero kinuha ng iba ang unicorn at mabilis na dinala sa pet shop ni Nahao. Pero wala ang mga magulang nito kaya napilitan silang lunasan ng hayop. Pero aabot pa ng 2 oras bago maluto ang gamot kaya nagpanik si Chow at kinain ang herb. Pero siya ang muntik matigok. Hindi nila alam na pinakain ni Wang ng noodles ang hayop at nalunasan ang sugat nito. Masaya silang pinagmasdan ang kagandahan ng hayop nang dumating si Tang kasama si Xiaobei na nais daw nilang kunin ang hayop dahil sila ang unang nakasugat sa paa nito. Dahil dito ay hinamo ni Hao si Tang ng Spiritual Beast Battle. At ang mananalo ay siya ang kukuha sa unicorn. Inilabas ni Tang ang kanyang malaking spiritual beast na tumalo sa unggoy. Nagtanong si Chow kung may spiritual beast si Hao na ilalaban. Kaya tinuro nito si Froggy na nagulat at ayaw lumaban. Ngunit ang unicorn ang tumayo para lumaban. Agad na umatake ang red beast ni Tang ngunit maliksing na kailag ang unicorn. Umatake ang unicorn gamit ang sungay nito pero matigas ang puwet ng halimaw at nabali ang sungay nito. Saka mas lumakas ang spirit beast ni Tang na nagbuga ng apoy kaya na-corner ang unicorn na pinangalanan nilang Sylvie. Matatalo na sana ito pero inutusan ni Wang ang spirit unicorn sa isip nito na lumaban. Kaya gamit ang noodles na naihalo sa DNA nito ay nag-transform ang unicorn na lumaki. Umatake ulit ng laser fire ang bunganga ng red monster pero sinira ito ni Sylvie gamit ang laser mula sa sungay. Kaya nagulat si Tang, saka natakot ang red monster na tumakbo pabalik kay Tang nang makitang muling umatake si Sylvie. Pinalipad nito ang red monster kasama ang boss nitong si Tang. Muling bumaba si Kyumiya sa school gamit ang chopper at may red carpet na rin itong dala. Pero walang pakialam ang mga tao sa kanya dahil busy sila sa panonood kay Sylvie. Kaya muling nainis ang babae ngunit nagtaka din ito sa ganda ng unicorn. Nag-invisible si Froggy na balak kainin si Sylvie nang walang tao pero bigla siyang pinalo ni Wang na naroon lang pala. Saka naglagay siya ng barrier para walang makalapit na masama kay Sylvie. Pag-alis nila ay sumunod naman si Kyumiya na nais ding kumuha ng dugo ni Sylvie dahil isang higop lang daw nito ay magiging immortal na siya. Ngunit naapakan niya ang spell ni Wang at naitapon siya sa puno. Naistorbo ang klase dahil kay Sylvie kaya lumapit si Zukang na parang galit. Pero bigla itong bumait kay Sylvie. Kalaunan pa ay naisip ni Kyumiya na pakainin ng spirit energy ang spirit creature para daw makalabas ito ng barrier na ginawa ni Wang. Pinakain nga nila ito ng magic ball at pagkakain nito ay biglang lumaki ang unicorn. Muling naistorbo ang klase at nagtalon-talon pa ang unicorn, at nasira din pati ang bahay ni Froggy. Ngunit sinabi ni Zukang na unique daw si Sylvie kaya kailangan nilang maintindihan ang kakulitan nito. Pero bigla itong lumapit at tinabunan ng tae ang propesor kaya ito na pa si Mangot. Dahil sa paglaki ni Sylvie ay kinailangan siyang iwan ng mga bida sa gym. Ngunit pag-alis ng mga ito ay biglang dumating si Kyumiye kasama ng mga goons nito. Nilabas ng babae ang evolution crystal nito pero kinain ito ni Sylvie, kaya naiyak na lang ang babae na nais bawiin ang gamit pero walang nagawa. Biglang naging mas higanti si Sylvie ngunit mukhang halimaw. Saka gumawa ito ng kaguluhan sa city na nakita ng 7 stars at pinalibutan nila ito upang atakehin. Nakiusap si Hao na huwag nilang saktan si Sylvie dahil mabait ito. Pero bigla siyang kinain ng hayop. Sinabi ni Froggy na sipain din ito ni Wang paitaas gaya ng ginawa niya noon sa kanya. Pero ayaw daw ni Wang kaya unfair daw sabi ng aso.
pero tinanggal ni Wang ang seal at bumalik siya sa higanteng palaka para pigilan ang unicorn. Hindi daw makapaniwala si Froggy dahil masarap daw maging Demon King ulit. Nakita din ni Joe si Wang sa tuktok ni Froggy kaya chill na siya. Muntik nang magpaputok ng energy ang palaka pero sinabi ni Wang na sundin nito ang utos niya. Nag-charge ang unicorn at nag-ipon ng kuryente. Sa kabuong lakas na umatake. Pero pinanganga ni Wang si Froggy kaya pumasok sa tiyan niya ang unicorn at doon ito sumabog ng 2 beses. Nailuwa ito ni Froggy kasama si Hao at ang crystal ni Kyumian na agad na binasag ni Wang. Ipinakita noong bata pa si Wang na bumibili sila ng espada ng tatay niya. Nagustuhan ni Wang ang isang maliit na espada samantalang nakikipagtawaran ang ama sa malaking pogi na espada. Kaso ay siningil siya ng mahal kaya umalis ang ama na nagagalit kaya hindi nakuha ni Wang ang gusto na espadang kahoy. Kalaunan pa ay nagkaroon sila ng test at sinubukan ni Chao na atakehin si Wang gamit ang damulag nitong sword. Samantalang gamit pa rin ni Wang ang panday nito, ngunit bigla itong gumalaw at pinagpapalo ang espada ni Chao na nabali. Saka hindi makontrol ni Rong ang spirit sword na bigla na lang lumapit at dumikit sa espada ni Wang. Dahil dito ay napagtanto ni Rong na baka na-reach daw ng espada ni Wang ang pagbibinata nito. Kapag nasa stage na ganito ay nagkakaroon ito ng mood change at inaaway ang kapwa lalaking sword. Samantalang Mina Magnet ang babaeng sword. Parang ikaw din na nanonood. Naghahanap ng kap-ares hihihi. Dinala nila ang kanilang mga sword sa sword sister ni Xiaoyu at sinabi nitong kaunting ayos lang ang gagawin para sa sword ni Chao. Nang alisin ni Wang ang takip ng espada at kunin nito ay biglang lumipad ang espada nang makita ang sister sword ni Xiaoyu. Dumikit ito sa tiyan ng chick samantalang umiiyak naman ang spirit sword ni Rong. Chick boy na espada, kung kanino natutusok, dumating sina Joe at nang kasama nito at pinakitang maging ang mga espada nila ay nabali. Nakalaban daw nila ang isang swordman na nakadamit ng puti na nag-iikot at hinahamon ang lahat ng makita nitong swordsman. Kaya lahat ng espada ng Seven Stars ay nabali. Biglang may tumawag at nalaman nilang muling nambulabog ang misteryosong swordsman. Kaya sinabi ni Rong na dahil hindi pa ayos ang espada ng Seven Stars ay sila na muna ang pupunta para labanan ang misteryosong swordsman. Pinakita ang swordsman na nilalabanan ang mga tao ni Kyumia. Pero maging ang espada ng mga ito ay nabali din. Agad silang umalis nang malaman nila ang pagdating ng mga bida. Unang umatake si Hao gamit ang Earth Jutsu nito ngunit madaling nakailag ang swordsman. Nilabanan ni Narong, Xiaoyu at Hao ang swordsman samantalang sinusubukang kunin ni Wang si Jingke na ayaw iwan ang chicks. Sinabi ni Sword Sister na gustong gusto niya ang mga spirit sword na malakas at pinoprotektahan ang mga mahihina. Napa-atres si Rong kaya sinalo siya ni Wang. Saka natalo din ang 2 bumagsak. Inatake ng swordman si Sword Sister pero dumpense si Jingke at inatake ang swordmaster na naipakita ang mukha. Kilala pala ito ni Wang. Saka pinakita ang pagkabata ng bida na bumalik pala sila sa nagtitinda dahil nais kunin ni Wang ang maliit na espada. Nabili nga nila ito pero naiwan ang lalagyan nito. Saka mabilis na kinuha ni Wang si Jingke at itinuhog sa Sword Sister nito at naging buo sila. Sa isang tren ay hinahabol ni na Joe ang ilang magnanakaw na ninja. May nakasakay din doon na long hair. Nakatakas ang mga magnanakaw at nagawa nilang mahati ang tren at naiwan si Joe pero lumabas si Lord Thunder at pinakita na nabawi nito ang ninakaw ng mga ninja. Saka pinakita na bomba pala ang nakuha ng mga tao ni Kyumia at sumabog sila. Samantala ay nakikipaglaro si Wang ng card game pero kulelat siyang tinalo ng mas bata sa kanya na nagsabing natalo siya dahil mahina ang mga cards niya. Kaya nagpunta siya kay Bilibili at bumili ng maraming noodles saka kinain at kinuha ang free card sa loob. Pero malas pa rin siya. Nagdaos naman ng subasta ang mga mayayamang tao at kasamang nanood sina Lord Thunder at Joe. Doon ay napagtanto ni Thunder na nagpaparamihan ng pera ang pamilya Tang at Sun sa pagbili ng mga mamahaling kakaibang gamit doon. Pinakita din ng isang long john na hindi ordinaryo dahil kahit pinagbabaril nila ng machine gun at nilagari ito gamit ang chainsaw ay hindi natatablan. Pag-aari pala ito ni Wang Ling na hinahanap ng ina. Kalaunan pa ay pinakita ang pinakamahalagang item na white-eyed blue dragon na kahit ano daw hilingin mo ay ibibigay. Unang nagbid ng pera si Kyumia na agad na sinundan ng iba pang mga mayayamang tao. Maging ang Tang at ang Sun ay nagbid ng mahal pero nagbid ng 40 million si Kyumia kaya napatahimik ang lahat. Pero nagbid ng 45 million si Thunder na nais pala talagang makuha ang item. Akala nila kung wala nang mag-offer ng pera pero nang sinagot ni Joe ang tawag niya ay sinabi ni Wang na 87 million ang offer nito. Kaya ito ang sinabi ni Joe at mas lalong napanganga ang lahat. Kaya nanalo si Wang at dinala ni Joe ang item kay Wang, pero lihim siyang sinundan ni Lord Thunder at nagulat ito dahil bata pala ang financer ni Joe. Sinabi ni Thunder na siya lang ang makakatanggal ng seal ng Blue Dragon pero inapakan lang ito ni Wang na nabasag at lumabas ang Peking Dragon Ball. Sinabi ng dragon na kaya niyang ibigay lahat ng wish ni Wang, pero nilabas ni Wang ang espada at hinati ang dragon na nawala.
Kaya napanganga si Joe dahil sayang daw. Nais lang pala ni Wang na gawing magic card ang dragon para talunin niya ang batang kalaro ng card game. Minsan na naglalakad si Wang at Hao ay biglang dumaan ang kaskaserong nakamotor na may helmet naman pero kaskasero pa rin. Kaya sinigawan siya ni Hao. Ngunit natakot siya nang balikan siya nito, pero nang tanggalin nito ang helmet ay si Chao lang pala na sumali sa exorcist team. Nagdamit din siya ng exorcist team uniform pagdating sa paaralan kaya pinagsabihan siya ni Hao na tanggalin ito lalo na at kasali siya sa elite class. Nakita sila ni Kong at pinagalitan din si Chao at nagtanong kung ano ang nangyari sa utak nito. Kalaunan ay nais ng mga bida na e-blackmail ang miyembro ng mga exorcist team at nais nila itong kunan ng video para maipakita kay Chao kung gaano kasama ang exorcist team. Kaya nagkunwari si Rong na mahinang babae na naglalakad sa madilim na eskinita kung saan may dalawang miyembro ng exorcist team. Dumaan si Rong na nire-record ni Hao gamit ang malaking telescope. Tinanggal ng lalaki ang kanyang jacket kaya agad na naghanda ang mga bida. Ngunit nilagay ng siga ang jacket para daanan daw ni Rong para hindi madumihan. Kalaunan ay nakita nila ang isang matanda na naghihintay ng katulong sa pagdaan sa pedestrian lane. Nilapitan ito ni Chao na dumating pero sinabi ng mga exorcist na isa itong demonyo na pilit siyang tinatakbo. Naitapon si Chen saka inatake ng mga exorcist ang kalahi ni Davy Jones. Napagtanto ng mga bida na may kakayahan ang mga ito na matrack ang mga demonyo, saka agad din nilang pinuntahan ang mga naglalaban at inatake ang demonyo gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Sa huli ay pinatulog ito ni Chen gamit ang malaking betuta. Saka nag-sorry sila dahil sa maling akala na pinag-isipan nilang mga masamang tao ang exorcist group. Sinakiyan naman ito ng exorcist team na nagsabing mga hero daw sila na nais ng katahimikan para sa paligid. Inimbita ng mga ito si Hao at Rong na sumali din sa exorcist team. Pero hindi nila sinama si Wang dahil mahina daw ito. Saka sinabi nila kay Chao na delikado ang kanilang trabaho at hindi pwedeng maisali ang mga mahihina dahil baka matigok sa misyon. Naglalakad si Wang pauwi nang tawagin siya ni Chao at sinabing gagawin niya ang lahat para mapasama din sa grupo. Saka sinabi nito nang umuwi ito na nasira ang espada dahil sa duel nila sa klase ay pinalayas siya ng ama. Sa paglalakad niya ay feeling down siya tapos may dumating pang halimaw na nais siyang saktan. Tapos dumating ang exorcist team at tinulungan siya saka pinakain pa, kaya nagustuhan ni Chao ang pagsali sa grupo. Dumaan sila ng backdoor at doon ay nakita nila na peke pala ang kabutihang ginagawa ng mga exorcist dahil maging ang mga halimaw ay mga artista na binabayaran nila para magpanggap na masama. Scripted lang pala na parang YouTuber din. Dahil nakita na ni Chao ang lihim nila ay nilock nila ang pinto para di na makalabas pa ang dalawa. Saka inispada nila ang hawak ni Chao na pamalo. Dahil sa nalaman ay biglang nawala sa sarili si Chao. Kinuha ni Wang ang pamalo at pinalo ang mukha ng mayabang na peke na naitapon. Saka umatake ang isa kasama ng mga halimaw na naroon ngunit lahat sila ay pinagpiestahang paluin ng bida at naitapon silang lahat sa mga pader na nasira. Tatakbo pa sana ang isang lalaki pero nahagip siya ng Cerberus na pitbull kaya di rin siya nakaligtas. Kalaunan ay nagising si Wang na nakontrol ng baliw na spirit at inatake si Wang. Pero madali lang itong ginising ni Wang gamit ang kapangyarihan. Pagising ni Chao ay nakita niyang nakahiga si Wang na nagpasalamat sa kanya sa pagligtas ng buhay niya. Kaya nakalusot na naman ang bida. Kinabukasan ay pinuntahan ni na Joe at ng isang tao nito ang kinaroroonan ng base ng mga halimaw. Kinatok nila ito pero hindi sila nagbukas kaya pinasabog ni Joe ang pinto. Pero sa loob ay mga halimaw pala na binugbog ni Wang ang nagtitipon. Dahil sa takot ay umalis ang alalay at naiwan si Joe na hinuli ng mga halimaw at binugbog. Buti na lang at napadaan si Wang at muling niligtas ang kawawang Joe. Kaya pagbalik ng mga tao ni Joe ay nakita nilang bugbog ang mga halimaw pero parang kinagat ng honeybee ang mukha ni Joe. Tapos pinakita ang isang spider camera na na-record ang lahat ng nangyari. Nilunasan ng fan si Joe at kalaunan ay nagpunta ito ng stage at nag-speech ng mga nagawa niya para matalo ang Demon Frog, ang mga Shadow Assassins at ang pag-atake ng Demon Emperor. Nagpalakpakan ang mga tao pero biglang nawala ang ilaw saka biglang nag-play ang video footage ng pagkakabugbog ni Joe ng mga halimaw. Saka biglang nagkidlat ng malakas kaya nahilo ang mga halimaw. Pero iba ito sa alaala ni Joe. Nagpaliwanag siya sa boss na mali ang lahat ng pinakita sa footage. Pero pinaupo siya ng boss at sinesante sa trabaho. Saka pinaiwan din nito ang badge at ang spirit sword nito. Nagpaalam muna siya sa mga katropa ngunit nang sasakay na siya sa sasakyan ay naiwan niya ang susi kaya siya bumalik. Pero nakita niya ang iba na nagsasaya dahil sa pagkatanggal niya at pwede na daw silang maging Juan Tamad. Dahil dito ay lumabas siya at naglakad sa labas at nakita ang mukha na tinanggal sa labas. Sinarahan din siya ng isang nagbebenta ng mami. Nakita niya ang isang halimaw na nakakapote at sinundan niya ito. Pero inatake siya ng isa pang nakalampi na halimaw at tinapon sa pader. Saka siya sinakal ng isa pa na nagsabing trabaho niyang iligpit ang bida.
pero dumating si Wang at sa isang kisap mata ay nagbago ang panahon. Tatanggalin sana nito ang memorya ni Joe pero pinigilan siya ng lalaki. Sinabi ni Wang na nararapat daw niyang ibigay ang lahat ng credit kay Joe dahil sa pagiging dedicated nito sa trabaho. Saka pinagpili ni Wang ang lalaki ng pula at asul na pil na may kanya-kanyang kalalabasan. Pero walang pinili si Joe at sinabing nais niyang maging hero pero sa legit na paraan. Lumuhad siya at humiling na magpaturo ng mga tricks para mas lumakas pa ang kapangyarihan. Saka pinakitang nagpunta ito ng airport para aalis ngunit nakabantay pa rin sa kanya ang photographer na spider na Mina Maniobra ni Kyumiya. Dumating ang High Saints Day ng paaralan at namo maroblema si Nahao at Chow kung sino ang kanilang tatawagin sa date, nais ni Hao si Kyumiya samantalang gusto ni Chow si Rong. Nag-usap silang lakasan ang loob at ayain ang mga chicks. Agad na sinundan ni Chow si Rong pero nakita nitong si Wang ang kadate nito. Nagpunta siya ng tabing dagat at nakasalubong niya si Hao na busted din. Kaya pareho silang natatawa saka naiyak. Sa Paradise Park ng lolo ni Rong gaganapin ang party sa gabing iyon. At dahil kap-ares ni Rong si Wang ay tinawag siyang pumasok sa VIP entrance. Masaya ang mga nag-attend at kanya-kanya silang pares. Naroon din ang businessman na si Bilibili na nagbenta ng barbecue. Kalaunan ay tinawag ni Rong si Wang na kumain sila ng dinner lalo na at wala ang mga magulang nito ng gabing iyon dahil nagpunta sila sa isang business trip. Ayos na sana kaso ay nagulat si Rong nang makita ang lolo na mukhang unggoy na naroon. Kumain silang tatlo at habang kumakain ay nagtanong ang lolo kung anong relasyon ni Wang kay Rong. Sumagot si Rong na kaklase niya si Wang pero tinitigan siya ng matanda kaya natakot ang babae na kumain. Nagalit ang lolo at binasag ang baso nang malaman na commoner lang si Wang at hindi mayaman at mahina pa ang spirit level. Kaya sinabi nitong para magawa niyang makapasok sa pamilya ng Sun ay dapat niyang lagpasan ang tatlong pagsubok. Nagpunta sila ng isang high striker at doon ay ginamit ng lolo ang maso at nakascore ng almost perfect. Sinabi ni Wang na kukontrolin niya ang pagbayo at itinaas ang maso at parang kinalabit lang ang machine. Kaya natawa ang mga Saitama. Pero biglang nasira ang high striker na kinagulat ng lolo. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang archery stand at doon ay papanain nila ang mga lanterns na hawak ng dalawang bodyguard sa tuktok ng bundok. Naunang pamana ang matanda at malapit sa target ito pero kinailangan pa ng bodyguard na mag-adjust para mamatay ang hawak niyang apoy. Sinabi ng lolo na umalis na si Wang kapag bumagsak siya doon. Kumuha ng pana at palaso si Wang at nagpana naman ito. Ngunit nakailag ang may hawak ng lantern. Akala ng lolo kung tapos na pero sinabi ni Wang na maghintay lang sila. Saka umikot ang palaso sa buong mundo at muling tinamaan ang bundok na sumabog. Kaya natalo uli si lolo. Galit itong nagpunta ng isang kwarto na puno ng armas at kinuha nito ang nunchaku at siya pala si Bruce Lee na tumanda. Sinabi nito kay Wang na pumili ng armas kaya naghanap nga ang bida ng armas nito. Napulot nito ang pinakaiingatang armas ng Sun at nagulat si Narong at ang lolo dahil nabuhat ni Wang ang pinakamabigat na armas doon. Tanging ang pinakalolo lang ng mga Sun ang nakabuhat nito at wala nang sumunod na nakagawa. Dahil dito ay pinagkamalan siyang Diyos ng lolo at lumuhad sila kasama ng mga bodyguard. Kalaunan pa ay nagpalipad ang mga tao ng lantern bilang kasama ng selebrasyon, pero sa paligid ay naroon ang isang demonyo. Saka nang buksan nila ang pool ay nawawala ang sacred cudgel na mabigat. Kaya nagduda ang lolo kay Wang. Nag-flashback sa umaga ng araw na iyon ay nagpunta ang isang uwak kay Kyumiya. At sinabi ng tatay na nagpadala ng mensahe na nakawin ni Kyumiya ang sacred armas ng mga Sun. Kaya pagsapit ng gabi ay nagdamit pang party din siya para makapasok sa party. Pero dahil wala siyang partner ay hindi siya pinapasok. May mga iba na walang partner sa labas na sina Chow, Hao at Xiaoyu. Dahil mukhang mabait si Xiaoyu ay ito ang nilapitan ni Kyumiya para sana gawing partner. Pero hinihintay pala nito ang boss ng mga kalbo at nang dumating ito ay tinawag sila. Pero hindi pala para mag-party. Kundi ay upang mag-serve sa party dahil ito ang pinunta ni Xiaoyu doon. Dahil dito ay napasamang nagtrabaho si Kyumiya na nag-ayos ng barbecue at nag-serve ng mga inumin. Habang nagse-serve ng champagne ay biglang lumapit si Lord Thunder na nararamdaman ang armas ni Kyumiya na nais daw nitong silipin. Pero ayaw ng babae kaya sinadya niyang sirain ang nagpatong-patong na glass ng inumin doon at nakatakbo siya mula sa paningin ni Thunder. Nakapunta siya ng hall dahil sinabi niya sa kalbo na nagbabantay na kailangang magpalit ng damit si Xiaoyu dahil nabasa ito. Kalaunan pa ay nasabi ni Xiaoyu ang kinaroroonan ng sacred cudgel ng Sun family kaya agad itong nagpunta ng basement at naramdaman pa nito ang pagyanig na dulot ng pagkakabitaw ni Wang sa sacred armas ng mga Sun. Pagkalis ng lahat ay saka pumasok si Kyumiya at nakita nito ang kanyang misyon na nakawin. Pinagdududahan pa rin ng lolo si Wang na siya ang kumuha at nagmakaawa itong ibalik na nito ang sacred cudgel. Dumating naman si Thunder at sinabi nitong hindi pwedeng si Wang ang kumuha ng cudgel dahil magkasama naman silang palagi ni Rong.
Saka sinabi nitong dahil may kakayahan ang Kajal na lumiit at lumaki ay posibleng lumiit lang ito at naroon pa rin. Ngunit nang tignan nila ito ng lolo ay wala pa rin ang armas. Saka tinuro ni Wang na reviewin na lang nila yung CCTV kaya nagulat si Thunder na may surveillance cam naman pala mga bugok. Saka nakita nila ang pagpasok at pag-alis nila at ang pagpasok ni Kyumiya na sinira pa ang camera. Kinabukasan habang nagri-ritual si Kyumiya sa tabi ng floor is lava, ay kumatok si Rong sa pinto at paulit-ulit nitong tinawagan si Kyumiya. Ngunit tinapon ng babae ang cellphone sa lava. Dahil ayaw lumabas ay nagpatugtog sinahaw ng rap music na sinasabing beach at lawlaw si Kyumiya kaya napilitan din itong lumabas. Pinakita ni Rong ang kuha ng CCTV na sinira ni Kyumiya pero tumanggi ang kalaban na nagnakaw ito ng anuman. Sinabi ni Jingke na nararamdaman nito ang spiritual force ng armas ni Wukong sa likod ng bahay. Kaya sinabi ni Rong na hanapin nila ito sa loob. Pero pinalabas ni Kyumiya ang mga alagad nitong papogi at pinalibutan ang tatlo. Nagtaka si Hao dahil wala si Wang. Pero pumasok na pala ito at sinabihan si Kyumiya na ibalik ang gamit ni Rong. Ilang beses na nagpunta ng dadaanan ng babae ang bida kaya nainis ang babae at nagpalabas ng halimaw mula sa scroll nito. Ngunit muling nagpunta ng harapan niya si Wang kaya nagtaka ito. Nagpalabas pa siya ng mas maraming halimaw, pero chinop-chop lang ito ni Wang at nang muli niyang gagamitin ang scroll ay hinati ito ni Wang. Kaya lumabas ang isang energy ball at pareho silang dinala sa ilalim ng bulkan. Nakita ni Wang ang nagkalat na buto ng mga halimaw doon saka umatake ang isang halimaw na gagamba. Pero bigla itong inatake ni Joe gamit ang espada nito. Sinabi ni Joe na nang nagpunta siya sa ibang bansa para sana magsanay ay nagtaka siya kung saan dinadala ang mga nawawalang halimaw. At nalaman niyang dinadala ito sa ilalim ng bulkan at wala nang nakakalabas. Saka nag-imbestiga siya sa tahanan ng mga Kyumiya pero nahuli siya at dinala sa ilalim ng bulkan kung saan kinalaban niya ang mga halimaw. Nalaman niyang ang matitira doon na matibay ang magiging bagong Demon King. Ngunit kapag may babangon na Demon King ay masisira ang selyo at makakalaya sila. Kaya sinubukan ni Kyumiya na nakawin ang Sacred Cudgel pero hindi niya mabuhat dahil sa bigat. May mas madaming halimaw na dumating kaya binalak ni Wang na sirain ang force field pero pinigilan siya ng babae. Nakita nila ang biglang pagkahulog ng armas ni Wukong doon na naging napakalaki. Nagtaka sila kung sino ang nagdala doon at dahil dito ay napalaya ang mga nakakulong na mga halimaw. Walang iba kundi si Froggy pala ang nagnakaw ng Sacred Cudgel. Saka pinakita na tinulungan pala nito ang isang demon na hinahunting noon ni Joe. Tinuro nito ang ibang lokasyon kaya nakaligtas ang extra, at nang umalis si Joe ay lumuhad ang extra na sinabing kilala nito si Froggy bilang ang Demon King. At nagpatulong ito bago pa maubos ang lahat nilang lahi. Nang araw na inakala ni Froggy na siya ang pinaghahandaan ng mga bida ng birthday at nagmukha siyang tanga dahil sa maling akala at nasaktan siya ng labis, ay napagtanto niyang hindi siya tao at hindi rin siya demonyo. Sa panghihina ay natambe siya sa ilalim ng ulan ngunit tinulungan siya ng extra at dinala sa kuta ng mga katulad niyang halimaw. Doon ay nakita niya ang kanilang sitwasyon at nagalit siya sa pang-aabuso ng mga tao. Kaya pinamunuan niya ang mga kalahi at nag-aklas sila ng lihim. Pinakawalan pala ni Froggy ang mga nahuli noon na mga halimaw. Saka nalaman din nilang ang Team Exorcist ang nagtatago ng mga halimaw sa ilalim ng bulkan. At mapapalaya lamang nila ang mga ito kapag nasira nila ang seal. Pinakita din na noong sinusubukan ni Kyumiya na kunin ang Sacred Cudgel ay nag-anyong shouyo si Froggy at pinatulog si Kyumiya at kinuha ang armas. Nagdesisyon si Froggy na siya ang Demon King. Ngunit nang umakyat si Wang ay natakot ito at hindi makapaliwanag. Dumating ang maraming mga halimaw at sinabing kainin na nila si Wang. Pero pinagtago sila ni Froggy at sinabi kay Wang na ayaw niyang lumaban dahil matatalo lang siya. Saka sinabi niyang maglaban sila ng sagutan. Kung mananalo si Wang ay sasuko silang lahat. At kung mananalo si Froggy ay hindi na makikialam si Wang sa pinaglalaban nilang iyon. Pumayag naman si Wang kaya nagtanong si Froggy tungkol sa arithmetic saka sinabi nitong alam niyang hindi nakikinig si Wang kapag ito ang topiko sa paaralan. Pero nagulat ang aso nang madali lang itong nasagot ng bida. Nagpapanggap lang pala ito na mababa ang score. Nagtanong pa ito ng tatlong body problem na wala daw kasagutan. Kaya gamit ang kapangyarihan ay dinala ni Wang ang mga malalaking planeta sa tabi ng Earth at ipapakita sana ang sagot kay Froggy pero natakot ang aso at sinabing nasagot na ito. Saka nagtanong si Froggy ng pangatlong tanong na kung ano ang birthday ni Froggy. Hindi agad nakasagot si Wang kaya nagalit si Froggy at nasaktan dahil inakala niyang tinuring siyang kaibigan ni Wang pero hindi pala dahil hindi nito kabisado ang kanyang kaarawan. Sasagot sana si Wang pero biglang nakalaya sa seal nito si Froggy at lumaki na palaka. Sinabi ni Wang na tumigil na si Froggy pero umatake ang palaka ng sampal na sinalag ni Wang saka sinipa ang palaka. Pero ni-rewind nito ang oras at muling umatake pero ibang galaw na naman ang ginawa ni Wang dahil inispadin niya ang palaka. Muli nitong ni-rewind ang oras at umatake pero tinapon lang siya ni Wang.
Nahulog siya sa pinaglalabanan ni Narong at ng mga tao ni Kyumiya. Dumating din si Wang na pinapatigil pa rin ang palaka. Pero inutakan siya ng palaka at ginawang bata si Wang para matalo daw niya ito. Pero binato siya ng baby na Wang saka pinatungan at binugbog. Dahil walang epekto ang law of time sa bida ay naisip ng palaka na isil ito sa end of time. Saka hinagis ang bida at kinain. Nagising na lang si Wang nang may marinig na umiiyak. Lumabas siya at nakita si Froggy na naging tuta na umiiyak. Saka nagtatanong ito kung isa ba siyang tao o demonyo. Niyakap siya ni Wang at may sinabi na mas kinaiyak ng aso. Saka sinabi ni Wang na umuwi na sila dahil naghihintay ang mga kaibigan. Sa tabing dagat ay pinakita si Froggy na natalo na nakahiga at sinabing kahit anong gawin niya ay hindi niya matatalo si Wang. Saka sumuko ito, ngunit humingi ng dalawang bagay. Una ay sinabi nitong inosente ang ibang mga halimaw. Kaya pinakita ni Wang ang ginawa nitong mundo para sa kanila kaya nagulat ang aso at nazayang daw ang pagod nito. Saka hiniling nito na manatiling aso ni Wang. Umalis ang mga demonyo patungo sa bago nilang mundo. Samantalang tinawag ni Joey si Kyumiya na sumama pabalik sa paaralan. Nagpasalamat ang babae sa kaligtasan ng pamilya nito pero dahil sa pride ay binawi ang sinabi. Samantala ay nagpahinga si Nahao at Chow. Pinuntahan naman ni Rong si Wang na hawak na nito ang staff ni Wukong. At kalaunan pa ay nagpatuloy sa sariling buhay ang lahat ng mga characters, at natapos ang series. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago.